Magandang umaga okay na po, Professor Joma. Magandang gabi naman dyan. Natapos na po natin yung video presentation na ginawa ng Paaralang Jose Maria Sison tungkol po sa siyentipikong sosyalismo. Ayun po, dumako naman po tayo sa tanong at sagot po. Asa na kaya yung kapartner ko na si Tads? sige po, ako lang po muna magtatanong habang wala pa po. Ito po nga yung camera. Para po sa unang katanungan, Professor, sa tagumpay ng Demokratikong Rebolusyong Bayan, paano kalabanan ang pagkayo ay papato ng imperialismo? Atay sa kasalukuyang takpon ng mga nangyayari sa Degdeg tulad ng pakalsa ng mga sanganak paus ng Degdeg laban sa imperialismo at reaksyon paglaban ng ilang independenteng bansa sa imperialismo at tunggalian ng mga imperialistang poder mismo. Malaki ang aking tiwala na sa panahon na panalo ang demokratikong revolusyon ng bayan sa Pilipinas, makakayanan ng sampayan ng Pilipino na labanan at pangibabawan ang blokeyo na ipapataw ng imperialismong US. Matagal ng halimbawa ang Cuba, mas maliit pa sa Pilipinas at nakalapit sa US, subalit nakapangibabaw sa blokeyo ng US sa maraming dekada. Magagamit pa rin ng Pilipinas ang estratehiya at mga taktika na ginamit ng Union Soviet at China nang ipinanalo nila ang kani-kanilang revolusyon at itinayo nila ang sosyalismo. Sinunod ang prinsipyo at mga patakaran ng pagtitiwala sa sariling lakas at panadong papupunyagi ng masanganak pawis, pagkuha ng tulong mula sa internasyonal na kilusan ng uring manggagawa, pakipagtulungan sa ibang bansa na independyente sa imperialismo at paggamit sa tunggalian ng mga imperialistang poder. Po, para naman po sa ikalawang katanungan, ang China ay may bentahe ng suporta mula sa Soviet sa panahon ng kanilang tagumpay, kaya nakatulong sa panimulang industrialisasyon. May mga bansa ba tayong maaaring lapitan na makakatulong sa atin sa pag-iindustrialisa? Kung nakatulong ang Union Soviet sa pagtatayo ng pundasyong industrial at sosyalismo sa China sa umpisa hanggang 1956, pero kasunod nito, pumasok na ang impluensya ng makabagong revisionismo. May ilang panang bansa na may katangiang sosyalista at may abanteng kahusayan sa metalurgiya at paggawa ng makina tulad ng Hilagang Korea. Marami tayong magagaling na siyentista at teknolohista may nakakalat na teknolohiya na mapupulot ng Pilipinas mula sa iba't ibang independyenteng bansa at mula sa tunggalian at kompetisyon ng mga bansang imperialista. May potensyal na manalo ang mga Maoista sa revolusyon nila sa India at sa iba pang bansa sa Timog Asya, ang mga dating bansang sosyalista na naging kapitalista at imperialista ay may potensyal na magipit sa krisis ng kapitalismo, maging pasista o maging sosyalista muli sa pagbangon ng masang proletaryo. Mahirap magdetalye sa hinaharap na paligiran ng tagumpay ng demokratikong revolusyon ng bayan, pero natitiyak ko naman na ang krisis ng pandaigdigang kapitalismo ay palubha. Kumakalat na ang mga anti-imperialista at demokratikong mga pakikibaka at natatanaw na natin ang muling paglakas ng pandaigdigang revolusyong proletaryo-sosyalista. Okay po. Para po sa ikatlong katanungan, sa sosyalismo, igagalang natin ang kalayaan sa pananampalataya po. Malinaw na Simbahang Katoliko bilang institusyon ay reaksyonaryo. Paano po natin pakikitunguhan yung mga paaralang Katoliko tulad po ng Ateneo, DST at iba pa po? Kung igagalang ang kalayaan sa pananampalataya sa ilalim ng sosyalismo, basta't igalang din ng mga relihiyosong organisasyon ang prinsipyo ng separasyon ng simbahan at Estado at ang kapangyarihan at tungkulin ng sosyalistang Estado na palaganapin
at pasulungin ang makabayan, siyentipiko at makamasang edukasyon at kultura at ang sistema ng libreng edukasyong publiko. Pwedeng iwasan ng sosyalistang estado ang labis na konsesyon sa mga universidad at mga eskwelahan na kontrolado ng mga relihiyosong institusyon at sadyang iwasan na magkaroon sila ng kaluwagan para maging baluarte ng antisosyalismo tulad sa Poland sa nakaraan. Dapat may pakialam ang estado sa laman at balanse ng mga kurikula at may patupad ang sosyalista at siyentipikong edukasyon. Tungkol naman po sa kultura, sa sosyalismo, babaguhin natin ang kultura. Malaganap ang komersyalisasyon at sa syudad ay nakasanayang pasyalan po yung mga mall, lalo na nakaraang Pasko ng mga burgesya kumpado tulad po ng SM na pagmamayahari po ni na Henry C. Pagdating po ng sosyalismo, ano na po yung magiging gamit o function po ng mga mall na ito? Sa mga malaking gusali na dating komersyal at labis-labis ang luwag, pwedeng bigyan ng espasyo ang mga produktibong gawain para mapahusay ang ekonomiya at mga kultural na gawain para may sulong ang sosyalista, makabayan, siyentipiko at makamasang kultura at edukasyon. Bigyan ng puwang ang mga kultural at edukasyonal na mga institusyon at organisasyong masa at kanilang mga aktibidad sa mga gusali at espasyong publiko. Para po sa ikalimang katanungan, Prof, ang modernong revisionistang China ay binabatikos dahil sa mahigpit na control at censorship ng media at internet. Malinaw sa sosyalismo ay igagalang kalayaan sa pamamahayag. Pero may hangganan ba ito? Kung paano po kung fake news ang nilalako, wasto bang iban o higpitan o control sa social media platforms? Ang sosyalistang estado ay makauring diktadura ng uring proletaryado laban sa makauring diktadura ng burgesya. Kung gayon, hindi papayag ang sosyalistang estado na gamitin ng mga imperialista, mga reaksyonaryo at mga revisionista ang mga karapatan ng mga mamamayan sa malayang pagpapayag upang labanan ang sosyalismo at labagin ang mga karapatan at interes ng mamamayan at pangibabawin ang interes ng burgesiya at mga kontrarebolusyonaryo. Nasa katangian ng mga bansang kapitalista at imperialista tulad ng China, US at iba pa at mga puppet na reaksyonaryong gobyerno na manupil sa karapatang mamamahayag at kalat ng kasinungalingan at panlilinlang para panatilihin nila ang sistema ng pangapi at pagsasamantala. Kapag tumindi ang krisis ng burges na nakakaharing sistema, nawawala ang pagkukunwari nitong demokratiko at inilalabas ang mga pangil ng pasismo, ang lantarang rehimen ng lagim. Sa lipunang sosyalista, may karapatan ng mga mamamayan na mamahayag, kumuna sa mga kabalian at kakulangan at maghapag ng solusyon sa mga problema. Wastong pinagbabawal ang pagkakalat ng kasinungalingan dahil walang pakinabang dito sa masang anak pawis kundi paninira lamang ang paglabag sa katotohanan at pagkakalat ng kasinungalingan ay magagamit lamang ng kaaway laban sa sosyalismo at mamamayan. Po. Marami pong salamat, Pro. Para naman po sa ika-anim na katanungan, sa mga bansang dating sosyalista, USSR at China, mayroon bang lumitaw ng mga bagong sibol na revolusyonaryong may bitbit din ng MLM? Lalo na sa China, may mga grupo at kilusang Maoista na umiiral at lumalakas sa hanay ng masang nagpawis at mga kabataan dahil sa inspirasyon ng dakilang proletaryong revolusyong kultural at lumulubhang pagsasamantala at mga bunga ng kataksilan sa sosyalismo at pagkahari ng monopolyong kapitalismo sa sektor ng Estado at ng Pibalo. Tumitindi ang tunggalian ng mga uri sa China, lalo na ngayong tumitindi na ang tunggalian nito at ng US bilang mga imperialistang poder. Sa buong pasaklaw ng dating USSR sa mismong Rusya at
ibang republika, umitindi ang pangapi at pagsasamantala, bunga ng kataksilan sa sosyalismo at paghahari ng burgesya, labis at lantarang ganid at malupit ang burgesyang inuwal ng revisionismo at social imperialismo ng dating USSR. Batay sa tradisyon ng mga Bolshebiko at sa udyok ng mabilis na lumulupang krisis, tumalakas muli ang mga partido, organisasyon at kilusan ng mga proletaryong revolusyonaryo sa hanay ng masang anak pawis at sa mga intelihensya. Sa ikapitong katanungan po, edi lahat po ay kalahok sa produksyon. Di katulad ko pong mga nanay, yung anak ko po kanina. Malaganap ba yung daycare center sa sosyalismo upang makapagtrabaho ng maayos sa mga manggagawa? Habang may nag-aalaga po ng mga anak nila gaya ng nangyayari po sa North Korea. Sa mga bansang nagsisikap na manatiling sosyalista tulad ng Hilagang Korea at Cuba, may daycare system para malagaan ang mga bata habang nagtatrabaho ang mga magulang. Sa mga nabanggit na bansa, malakas pa ang sistema ng serbisyo sosyal sa larangan ng pag-aruga sa mga bata, edukasyon, kalusugan, pamamahay, tsaklolo at tulong laban sa salot, proteksyon sa kapaligiran at iba pa. Sa pangwalong katanungan po, kung ang mga Trotskista ay di naniniwalang sosyalista ang Soviet Union at yung China, kung gayon, anong klase ng sosyalismo ang itinataguyod nila? Siyentipiko ba o utopian? Ano sila pakikitunguan sa panahon ng tagumpay? Ang maligayang mga Trotskista na naging kapitalista ng Unyong Soviet at China dahil sa makabagong revisionismo, ipinapalagay nila na patunay ang indikasyon ng kanilang linya, imposible ang sosyalismo sa anumang bansa o serye ng mga bansa. Meron silang malabong ideya ng perpetual na revolusyon sa daigdig na magbubunga sa katapusan ng sabay-sabay na sosyalistang revolusyon sa lahat o sa karamihan ng bansa sa daigdig. Tinatanggihan nila na naitayo ni Lenin at Stalin ang sosyalismo sa Unyong Soviet mula Oktubre 1917 hanggang 1965, 1956, at ni Mao sa China mula 1949 hanggang 1976. Sinasabi nila na naging kasangkapan lamang ng burgesya sina Stalin at Mao upang sa kalaunan magtagumpay ang burgesya at kapitalismo. Ganyan ang tansyaw nila ngayon sa mga demokratikong revolusyon ng bayan na may sosyalistang perspektiba at sa mga kilusang sosyalista sa mga bansang industrial kapitalista. Garapan lang self-contradiction o contradiction nila sa sarili at ang pagiging anti-sosyalista at kontrarevolusyonaryo nila. Samantalang sinasabi nilang sosyalismo ang kagyat na linya sa lahat ng tipo ng bansa, sinasabi rin nila na hindi pwede ang sosyalismo sa alinmang bansa kung hindi sabay-sabay na maging sosyalista ang lahat o karamihan ng bansa. Ang labas nila ay zero at siraulo. Hindi man masabing utopia ang hungkag na sosyalismo nila dahil mga utopyong sosyalista may bahagi ng katotohanan ang pinagbabatayan habang nananaginip na sa kabutiang loob ng mga tao na magkaroon ng makatarungang lipunan ng sosyalismo. Mga espesyal na ahente ng imperialismo ang mga Trotskista. Magmula kay Trotsky, umasta silang ultrakaliwa sa mga sulatin at kalumpati para higitan at siraan ang kaliwa. At sa epekto, tinutulungan nila ang kanan para siraan ang kaliwa. Ganyan ang ginawa nila sa Unyong Soviet. Linalabanan ang sosyalistang linya ni Stalin para makipagsabuatan sa mga makabukharin. Ipinahamak nila ang Revolusyong Chino noong 1927 at pinaburan nila si Chiang Kai-shek dahil sa kanilang Trotskistang linya. Umampi sila sa pasismo bago at habang tumatakbo ang ikalawang gerra mundyal para labanan ng mga partido komunista. Instrumento sila ng US sa Cold War at hanggang ngayon nakatuon sila sa pag-atake sa mga revolusyonaryong kilusang pinamumunuan
ng mga komunista sa kasalukuyan, ang principal na target nila ay ang mawistang Partido Komunista at tusong tinutulungan nila ang imbing rehimen Duterte sa pagkakalat ng kasinungalingan na pananagutan ng mga komunista ang rehimen ito. Halimbawa na naman ito ng ultrakaliwang linya at tulungan ng kanan o kontrarevolusyon. Para po sa mga karagdagang katanungan natin, Professor, si Tads naman po ang magtatanong. Magandang araw po, Professor Jose Maria Sison. Si Tads po ito ng KMUNCR. Ito po yung ilang mga karagdagang tanong, Prof. Ano po ang commune bilang batayang unit ng sosyalismo? Gaano ba ito kalaki? Paano pinatatakbo? Ano ang kaibahan ng commune o pagkakalintulan nito sa Soviet? Ano ang mga batayang industriya sa commune? At ano ang administratibong sistema nito? So yun po yung unang karagdagang tanong. Ang Paris Commune ang naging huwaran dahil sa pagtatayo ng kapangyarihang pampolitika ng uring manggagawa dahil ito ang naunang naitayo. Pero sa esensya, ang nagpapatakbo sa komuna ay yung ano kolektibong yung ano komite ng mga revolusyonaryong manggagawa. Sa China ginamit ang unahin natin ng Union Soviet na kung saan ang napausod doon ay yung tinawag na Soviet na sumusunod sa esensya ng komuna. Yung ano mga konseho o komite ng mga manggagawa, mga magsasaka at mga sundalo sa kanilang sektor. Ang mga Soviet ay mga konseho o komite na namumuno at sila ang sentro ng kapangyarihan sa batayang antas at sa mga pataas na antas. Sa China, noong nagtatayo na ng kapangyarihang pampolitika sa Cheng Kansan, ganyan din ang tawag sa kapangyarihang manggagawa doon ay Soviet. Pagkatapos, sa kalaunan nung nanalo ng Chinong Revolusyon, ano pa rin komite. Sa halimbawa naman ng kasalukuyang kalagayan sa Pilipinas, ang bale komuna o Soviet ay yung mga organo ng kapangyarihang pampolitika, mga komite ito sa mga lokalidad. Sila yung may sentro ng kapangyarihan ng bayan sa pamumuno ng uring proletaryado. Sa takbo ng Cultural Revolution, GPCR, lalo na sa panahon na 1967 nang sumulpot yung Shanghai Commune, umalsa ang mga manggagawa ng Shanghai at inagawa nila ang kapangyarihan mula sa doon sa dati ng Municipal Party Committee ng Shanghai. Ang tinawag sa sarili ay Shanghai Commune. Pero pinagsabihan sila na tawagin na yung Revolutionary Committee at yan ang maging modelo ng mga Revolutionary Committee na itinayo naman sa iba't ibang parte ng China sa hanay ng mga sa hanay ng mga manggagawa, magsasaka at sa mga lokalidad. Yan ang pinatupad nilang forma ng organo ng kapangyarihang pampolitika at mga kinatawan, mga delegado, karamihan sa kanila sa 9th Congress ay galing sa mga Revolutionary Committee. Sa iba't ibang dako ng Pilipinas, nang agaw ng kapangyarihan, yung mga alagad o mga sumusunod sa GPCR at ipinagsak yung mga namumuno sa mga party committees na
tumatahak na sa linyang burges o kaya revisionista. Ganyan na ano. So ibig sabihin sa esensya, yung namumunong organo ay matawag, pwedeng tawagin na komite o konseho. At yung ano, may struktura mula sa batayan hanggang sa taas, ano yon, kolektibo ang pangumuno at may pangangatawan, no? May ano pa rin, may katangiang Republican pa rin dahil ano, yung mga nakabababang komite nagpapadala ng mga delegado pataas. Ganyan, ano? Sa China, ang ano yan, ang natuunan na tawaging sa pagtawag na komuna ay yung commune, no? Sa particular sa agrikultura at ito ang pinakamataas na antas ng pagsulong ng cooperatisasyon cooperativisasyon sa agrikultura. Ano yan eh, yung primero yung kwan. Alam niyo yung pinaka-primitive na cooperative ay yung kwan based on household, no? Pagkatapos mamaya sa first stage ng agricultural cooperative agricultural cooperation, nagtayo mga production team, sinasaklaw diyan mga ano, mga barrio-barrio. Pagkatapos yung brigada ang tinatayo sa saklaw ng siyang, siyang o munisipalidad. Pagkatapos, yung komuna sumasaklaw sa mas malawak na area, katumbas ng county. O kung sa Pilipinas, ang pinakamalapit na katumbas dyan ay yung distrito, yung congressional district. So pwede pang anong hanggang probinsya siguro. Pero ano yon, ang komuna may particularidad sa terminolohiya ng Chinese Revolution, may particular na tukoy yan sa pinakamataas na antas ng agricultural development. Pero ano pa rin, may esensyal na ano, nilalaman yan na kolektibong pamumuno at sa pamamagitan ng isang komite. At ito ay komite na nasa ibabaw ng mga sumasaklaw sa buong komuna at doon na rin sa mga production brigade at mga production team na nasa ilalim nito. Siguro po, pwede tayo sa susunod na tanong. Opo, ito po yung susunod na tanong. Paano po ang sistemang sahod sa sosyalistang sistema? Paano ginagamit ang akumulasyon ng kapital kung pawi na o wala na ang pagkakamit ng kapitalistang labis na halaga? Sa ano, sa bagong sosyalistang lipunan, hindi kagyat na mawawala yung tinawag ni Marx na capitalist birthmark ng bagong lipunan. Yung ano pa, may mga dating mga bagay sa lumang lipunan na pwedeng sakyan at angkinin ng estadong sosyalista at ng uring proletaryo. Yung ano eh, sa si Marx mismo, sinabi niya na hindi basta-basta no, ikakalat ang bunga ng produksyon. Kung ano man yung antas ng produksyon, ikakalat mo ng igual sa lahat. No? So pinakita niya na sa sistemang sosyalista, kailangan ano yon, yung wala na yung pribadong profit at wala na yung pag-angkin ng buo ang surplus value mula sa mga manggagawa, kundi yung
bagong akumulasyon ng kapital na hahati sa ilang bahagi. Yung na para sa expanded reproduction, isang bahagi, para sa pagpapatas ng pasahod, pagpapabuti ng welfare system, yung panustos sa administrasyon at depensa. Pero sa aktwal na pagsasagawa ng sosyalismo sa Union Soviet, sa ilalim pa ni Lenin sa panahon ng New Economic Policy, sa pilitang sa pilitang ginawa ang patakaran ng New Economic Policy, dahil yung biro mo, ang Union Soviet, tinamahan ng destruction ng civil war at foreign intervention. Kaya naisip ni Lenin na kailangan gamitin yung ilang bagay na sa dating sistema para buhayin kagad-agad, no? Buhayin ng mabilis ang ekonomiya na dumapa at ikinabagsak ng gobyernong Kerensky, dahil gusto nito patuloy na gerra, patuloy na kasangkot ang Russia sa World War I. At pagkatapos, hindi maiwasan na may labanan at may destruction ng mga labanan dahil sa civil war at foreign intervention. Kung kayo, naisipan ni Lenin magbigay ng konsesyon sa mga imbes na sila ay basta pahiwalay na lamang sa takbo ng sa gusto nila at tumahak sa kontrarebolusyon, binigyan niya ng konsesyon yung mga empresang nasa gitnang katangian para mabuhay ng industriya at pangangalakal, at yung pati na yung mga mayayamang magsasaka, pinagbigyan. Ang lohika ni Lenin ito, ang tawag niya rin ito ay buying off policy. Yung imbis na tumakbo, lumayas o patuloy na lumaban, itong mga hindi proletaryong elemento, mabuting yung i-integrate sila sa recovery effort, rehabilitation effort. So, tumakbo yung New Economic Policy magmula 1922 hanggang 1927 ng inilunsad ni Stalin. Yung kampanya ng socialist industry, socialist industrialization at collectivization and mechanization of agriculture. So, transitional lang. Ganyan din ang ginawa sa China. Yung yung 1949 to 1952, panahon, mga taon yan ng rehabilitasyon at konsolidasyon at pag-atupag doon sa pagtulong sa Korea nung nanggulo ang imperialismong US. Ha? Nagkaroon ng Korean War, malaking bagay yan. Kaya malaking problema yan na inatupag ng China. So, hindi kagyat na sosyalismo ang naipapatupad, no? Ganap na sosyalismo. Pero yung kapangyarihan pang politika ay sosyalista na dahil nasa kamay na ng uring proletaryo sa pamamagitan ng pinakabanteng destakamento ng uring manggagawa. So, kahit na noong mag-first five-year plan, 1953 to 57, nagbigay ng konsesyon sa mga kapitalista. Dati-dati sa mga binuong state-private corporation para ma-integrate yung mga pambansang burges at yung mga mapagkaibigan, pati na yung mapagkaibigan elemento ng malaking komprador, umasta, hinayaan ng
tumindig bilang pambansa Burges dahil sunod sila sa patakarang sosyalista. Ayun, pero binibigyan sila ng dividendo. Dividendo. At pagkatapos, ang panibagong patakaran sa first five-year plan, tatanggap na lang sila ng fixed interest sa kanilang kapital. Hindi na yung kwan, as big as the dividend could be in the development of production and so on. Hindi na ganon. Yan ang kwan, ang gusto, yan gustong panatilihin ng ano, at palawigin pa yung ano, yung interest ng mga kapitalista sa state private corporations. Nanatili yan eh. Ang ideya diyan, ang pinaka sa kalaunan dapat ano na yan, malusaw na yung ano, yung private capital. Pero ano yun, binakbakan nila ano, nila Liu Shaoqi at saka Deng Xiaoping. At ano, umabot na sa ano, sa panahon na ng Cultural Revolution yung labanan tungkol sa ano yung bahagi ng mga kapitalista sa bagong mga material values na likha ng uring magagawa. Kung gayon, ano yan? May ano, surplus value yan na napupunta sa kapitalista tulad na sa lumang sistema. At umabot yan ng 25%, no? 25% ng yung gains ng mga empresa mapupunta. Kung ganon, sa hanay ng mga kapitalista, may pagpapanatili pa ng lumang sistema. Mayroon pang pagkuha ng surplus value ng mga kapitalista. So pagdating naman sa ano, sa tulad na sa critique of the Gotha program, sinabi ni Marx na ano, sa umpisa hindi mo pwedeng biglain na mawala yung kwan, wage differentials. Yung may wage differentials pa rin dahil isaalang-alang mo yung ano, pagkakaiba ng ano, pagkakaiba ng abilidad at actual at actual na kontribusyon sa paggawa ng mga manggagawa. Ayun lamang, mayroong deliberate policy para pataasin yung ano, wage and living conditions ng mga manggagawa. Yun ang ikinaiba sa panahon ng sosyalismo. Yung ano eh, sa kalaunan yan, yung matapos ng buying off policy at malulusaw na yung private capital, lalong ano, lalaki yung ano, ang matawag na social profit, yung pakinabang ng buong lipunan sa annual production ng mga manggagawa, at mapapataas yung wage and living conditions at iba pang sa capital construction o accumulation lalaki. Yung ano yan, payugtuyog to yung abante na yan, yung paglusaw ng ano, mga characteristics ng lumang sistema. Hindi pwedeng mabigla na ano yon, kagad-agad na mawala yan. Pero sa pamumuno ng uring manggagawa, natitiyak na malusaw yung ganansya at yung kapangyarihan ng ano, mga kapitalista. So pero ang pinag-usapan natin diyan yung transitional measures sa maagang bahagi ng sosyalismo. Ang direksyon ng sosyalismo ay malusaw, ang pagkakaiba-iba sa uri, at hanggang mawala ang hanggang abutin na ang komunismo, ang direksyon na ay pinapangalagaan ng revolusyonaryong partido ng uring manggagawa. Essential yung pagtangan nila ng kapangyarihan pampolitika at pagkuha ng mga patakaran, paggawa nila ng mga patakaran at mga plano
Nang sa gayon, matatag na susulong ang ekonomiya at lipunan at abutin yung ano, yung pagkawala ng pagkakaiba ng uri at abutin ng komunismo. Yan ang kwan. So ano yon? Makikita natin na ano, yung sa maagang bahagi ng kapital ng sosyalismo, tiyak na ano pa, may transitional, may transition mula sa kapitalismo tungo sa sosyalismo dahil sa ano, may mga bahagi ng dating lipunan na pwedeng aprobetsya imbis na, kasi ganito ang kwenta yan eh. Kung halimbawa patalsikin mo yung mga ano, kahit na cooperative yung mga kapitalista kasi kinikilala na yung pangyarihan pampolitika mo, ngayon patalsikin mo pati yung mga manager nila at tanggalin mo yung malaking ano, mas malaking gagastusin mo kaysa kumuha ka ng foreign experts, magbayad ka ng foreign experts kahit manggaling yan sa mga kapatid ng bansang sosyalista. Ano yan? Bibigyan mo ng ano yan, foreign experts pay. Bibigyan mo ng mga pamahay. Mas magastos. At doon din sa ano rin, sa reaksyonaryong gobyerno, ang tatanggalin mo lang yung mga ano, nasa top level ng burokrasya, yung mga matitigas ng ulo. O kaya ano naman, kung yung mataas na official eh, wala namang masamang krimen na ginawa, wala namang malubang krimen na ginawa, pwede mo na i-retire. Pero yung mga ano, yung mga masisigla pang mga burokrata, bigyan mo yan ng ano, study courses on socialism tulad ng ginagawa natin. At bahala sila ano, mag-adapt sa sosyalismo o ng tunay at puspusan, mas magastos yung ano, kumuha ng foreign experts para maging ano, para palitan. Kasi ano yon, yung ang mga puwersa ng revolusyonaryo eh ano yan, hindi nila kayang takpan lahat ng klase ng trabaho sa dating ano sistema. Kung gayon sa transition, gamitin mo pa rin yung mga hindi naman ano lumalaban na at hindi hadlang na mga elemento ng dating lipunan. At ano naman eh, ayun pa lang eh, tinatrabaho naman eh, may trabaho ng pangmasa at revolusyonaryo sa hanay ng mga government employees. Ganyan din sa mga kahit hanggang level ng mga supervisor at manager eh, kuan eh. Bagamat makiling pa rin sila sa utos ng may-ari ng mga pabrika eh, ano naman eh, na nakikilala ng mga union kung sino yung ano susunod sa sosyalistang sistema kung sakali nagbago ng sistema. Ayan. So wala yung kwan, abrupt na nagagawin na hindi naman makakayanan ng ano ng mga bagong mga puwersa ng revolusyonaryo. Pero sa kalaunan, siyempre sa pagpapatakbo ng lahat ng klase ng gawain sa sosyalistang lipunan, eh, kwan, ang nakakarami dyan sa kalaunan na yung mga sinanay na ng bagong sistema. Nakapagparami na yung ano, yung bilang ng mga proletaryong revolusyonaryo. Para agawin mo nga pangyarihan eh, kung naman eh, makakuha ka lang ng malaking sabihin natin nung manalo sa Union Soviet eh, kung ano, mga 80 to 100,000 lang members eh, ng Bolshevik eh. Pagkatapos yan eh, siyempre sa kalaunan na nang nanalo na, dadami na yan. Nung bantayan mo na lang yung mga oportunista, pero magbigay ka ng ano, tamang edukasyon sa mga taong hindi ganong sumama sa revolusyon, ano na rin, bahagi na rin sila ng revolusyon matapos na manalo, no? Ganon. So, wala mga bigla-biglaan. Pag nasa kapangyarihan ng uring magagawa, inaalam kung ano magagamit sa dating sistema.
ano naman eh, wala naman ko na eh. Yung maraming bagay na, na ipag, maraming mabubuting bagay mula sa nakaraang sistema na dinadala sa bago. Ang makinarya, galing yan sa mga kapitalista. O di yun, no? Kunin yan ang uling proletaryo at paramihin pa yung makina na, ano, na makukuha sa dating lipunan. Ganun lang, simpleng paliwanag. Pwede na tayo siguro sa susunod na tanong. Maraming pong salamat. Ang susunod na tanong ay, meron bang eleksyon sa ilalim ng sosyalismo? Ah, may eleksyon, siyempre. Pero hindi, ano, ano yun, ang pagpapatakbo ng eleksyon ay hindi yung kuwan susunod sa sistema sa Pilipinas o sa US. May two or several competing parties na may kakayanang gumastos sa ano yun, magastos na eleksyon, burgis na eleksyon yan. Ang ano eh, sa eleksyon, may mga kinatawan ng iba't ibang uri, iba't ibang sektor, at iba't ibang partido kung ano na, may multiplicidad ng ano, ng mga partido. At sa batayang antas, yung sa Union Soviet, nakita natin yung mga hinihalal na leader ng mga Soviet ng mga manggagawa, magsasakat, manggagawa at mga sundalo ay mga revolusyonaryo. At pero ano yan, may kompetisyon ng mga ilang partido yan. Ganito yan eh, magbigay ako ng kwan ng mabilis na kasaysayan ng ano, ng alyansa. Ay may common notion na ang Bolshevik ay hindi nakikipag-alyansa. May panahon ng kwan, mga Bolshevik ko eh kwan. Bagamat katalo nila, katunggalin nila sa ideya, sa mga patakaran, yung iba't ibang ano, burgis na partido. Ano yan? Tungkol sa punto ng pagpapabagsak sa sarismo, sama-sama sila. Pero napatunayan na itong mga constitutional democrats at kung ano-ano pang bourgeois democratic parties na pinamunuan ni na ano na pinangibabawan ni Kerensky, yan yan. Nagkamali sila sa kapatakaran na ipagpatuloy nila yung paglahok ng Russia sa gera. Doon sila nasiraan at hinayaan nilang bumagsak yung ekonomiya. So, ang mga Bolsebiko patuloy na may alyansa sa revolutionary socialist, no? Dahil lang revolutionary socialist, malakas ang following sa mga magsasaka. At kung gayon, mayroon silang impluensya sa mga Soviet ng mga magsasaka. May mga Soviet na katangan nila. Pero sa kalaunan, ano yun? Nagkabiyakan, no? Yung naibang landas ng socialist revolutionaries. Doon yan, na Maril nga Lenin, socialist revolutionary nga eh. So, sa kasaysayan ng Union Soviet, yung Bolsheviko, nang ibabaw na parang siyang mag-isang partido. Ha? Yan ang tinatawag ng mga kritiko na one-party system. Pero yung pagkakaroon ng iba't ibang partido dumaan sa proseso ng kasaysayan. Ngayon, sa China naman, ano, nanatili sa China yung ano, yung kahit na nanalo ang Partido Komunista, merong alyansa na nagpatuloy sa mga tinawag na democratic parties. Democratic parties. At yan, mga partido na yan, kasama ng Partido Komunista, represented yan sa Consultative Assembly hanggang sa ano, National Congress. Hanggang ngayon, may mga tinatawag na democratic parties at may alyansa.
Pero ang leading party sa Socialistang Estado ay Partido Komunista bilang abanteng destakamento ng uring proletaryo. At sa eleksyon, ang ano, dahil sa kanilang record sa pagre-revolusyon at konstruksyon, ang mga komunistang mababango at sila ang inihahalal sa mga namumunong komite magmula sa batayang antas hanggang sa pinakamataas na antas ng partido, estado at iba't ibang bahagi ng estado, no? So ano 'yon, may principle of election, pero ano 'yon, may principle of representation, pero yung wala na yung ano, personality-centered politics ng mga burges, kahit na two-party system or multi-party system o kung pasista ng ano, one-party system, ano pa rin, personality-centered. Sa sistemang sosyalista, ang pinag-uusapan ano yung patakaran dapat adoptahin at isapartika para umunlad ang sosyalismo. So may eleksyon sa ilalim ng sosyalismo. Okay, malinaw po yun. Professor, ito po yung susunod na tanong. Ano ang pwesto at papel ng kilusang masa? Mananatili at pagpapatuloy pa ba ito? Mananatili ang kilusang masa. Ito ay mapagpasyang sangkap ng politika ng sosyalistang lipunan. Silang pinagbabatayan ng Partido Komunista at sila ay organisado at mobilisado ng at binibigyan ng edukasyon ng ng uring ng Partido Komunista. Hindi ano 'yon, yung ang pagsasagawa ng lahat ng klase ng patakaran ng sa ilalim ng sosyalismo nakabatay sa ano, kapangyarihan at pagsang-ayon ng kilusang masa. Bagay na hindi maiwasan ang pagpapatuloy at pagpapanatili ng kilusang masa. Umabot nga nung may mga manifestasyon na nga ng revolusyonismo sa loob ng Partido Komunista ng China, di ba? Nung nag-cultural revolution, itinuring ito ng pinakamalawak at pinakaintensibong tipo ng demokrasya sa buong kasaysayan ng mamamayang Chino at ng sangkatauhan. Doon makita yung ano, unprecedented na malakihang mobilisasyon ng kilusang masa. Pwede na tayo sa susunod na tanong. Sige po, para po sa ang 30 na ata katanungan, ano ang pagtutupik sa lakas? Ito yun. Sige ka na, Tads. Sige. Ang pagtuturing sa lakas, enerhiya at sandang nuklear ng sosyalistang estado? Ang lakas, enerhiya at na nuklear at pag-umlad na siyentipiko at teknolohiya, kung nariyan na, importante paano mo kontrolin, paano mo gamitin sa alinsunod sa tamang prinsipyo at patakaran. Yung pagkakaroon naman ng sandatang nuklear, kung yun sapilitan, dahil ang US ang nauna
ang naunang nagkaroon ng sandatang nuklear at ginamit niya kagad, no, sa forma ng atomic bomb sa Nagasaki at sa Hiroshima. Yung mabuti na lang may mga revolusyonaryong elemento sa proyekto sa Manhattan Project na napagpabilis sa pagkuha ng Union Soviet sa teknolohiya sa mixing panahon ano yun, naka by 1949 meron na rin ano sandatang nuclear ang Soviet Union at ang sinilbi dito ay para i-neutralize yung nuclear weapons ng US. Pag hindi na neutralize yan ano yun, malamang na ginamit na ng US ang nuclear bomb sa Korean War. At ang US ganito eh, kung nakatitiyak na walang gante, ano yung gagamitin niya? Kahit anong klase ng ano ng sandata at pamamaraan ng pagpatay ng maramihan basta mapangibabaw yung UN, yung US imperialist power, gagamitin niya. Pero nagkaroon ng nuclear balance stalemate nung nagkaroon ng nuclear weapons ang Soviet. Ang habang may imperialistang mga kapangyarihan, ano sapilitan na ang mga bansang sosyalista ay gumamit ng pang-counter, pang-neutralisa. At kung yung gumamit ng sandata na para walang limitasyon yung bansang imperialista, may karapatan ang bansang sosyalista na magdepensa sa sarili. At ano, dahil naman nakikita ng mga imperialista na kaya ng bansang sosyalista na lumaban, ano yun, napipigilan ng kamay. Kaya nagkaroon ng ano, nuclear state stalemate sa mahabang panahon, ha? Mula 1949, ano na yan? Naging inutil na yung nuclear blackmail ng US. At kung walang ano eh, wala yung panagot sa nuclear weapons niya, ano yun? Yung hindi lang blackmail ang gagawin, kundi talagang gagamitin yan sa mga pagkakataon na ano, sa palagay niya ay dapat gamitin para mangibabaw. Ha? Sa Korea na ano yan, na stalemate sila doon dahil hindi makagamit ng bomba laban sa mga Chinese volunteers at laban sa mga Koreano. At sa Vietnam wala na, nabaliwala yung nuclear monopoly ng US, nawala na. So dahil sa nagkaroon din ang Union Soviet pati China nagkaroon na by 1960s. Kaya talagang hindi magamit ng US ang nuclear weapon sa Vietnam. Hanggang ngayon, iba't ibang klase ng konbensyonal at makabagong sandatang ginagamit sa Middle East at iba pang lugar. Pero hindi pa gumagamit ng ano ng sandatang ano nakakapatay ng daan-daan libong o milyon-milyong tao sa isang saglit, no? So, itong kwan, mahalagang punto, habang nandiyan pang imperialismo, ang bansang sosyalista ay dapat mapagmatsyag at mag-develop ng depensa. Nang sa gayon, ano, mapigil yung imperialista na gumawa ng agresyon at gumamit ng kung-anong sandata na makapatay ng napakaraming tao. So, pwede na tayo siguro sa kwan. Opo, ito na po yung uli. Kung wala nang iba pang katanungan, paano ang sistemang judicial at sistemang korte sa sosyalistang lipunan? Ah, siyempre rin may judikatura at struktura ng judikatura. May sistemang judicial, isang mahalagang sangay ng Estado. Estado rin yan, sosyalista ang Estado yan. Kaya ano rin, tulad ng Burgis na Estado, ano yan, may sangay na ehekutibo,
judicial at parlamentaryo o legislatibo. So, tungkol sa sistemang judicial at sistema ng mga korte, may Supreme Court na umaharap sa mga pinakamahalagang kaso. Mahalaga dahil sa yung bigat ng halaga bilang yung batas na pinag-usapan o yung kaso na linilitis. Pero pinaka-essential na intindihin natin, sa isang bansang sosyalista, may dalawang tipo ng kontradiksyon. May kontradiksyon sa hanay ng mga mamamayan at kontradiksyon sa hanay ng mga mamamayan at kaaway. Yung sa pangkalahatan, ang kontradiksyon sa pagitan sa hanay ng mga mamamayan ang may magaan, may pinakamagaan diyan at may pinaka malubha. Ang pinakamagaan ay yung kwan, yung hindi mo man dalhin na sa korte, sa sistemang judicial, kundi sa yung arbitrasyon na administrative na tangiyan. Yung may diferensyahan sa interest ng mga hindi naman diferensyahan sa uri o kami sa hanay ng mga mamamayan. At yung hindi ko maubos yan kung ilang tipo ng mga magagandang aso na yan na nakukuha sa arbitrasyon, nakukuha yan sa hanay ng mga local organ of political power, sa administratibong paraan. Ngayon, may mga kaso naman na may pang-abuso, may pag malubhang pag paglabag sa karapatan ng kapwa. So anong kaso? Palayin natin, kontradiksyon sa hanay ng mga mamamayan, pero kaso ng may isang tao na magnakaw sa kanya, mula sa kanyang kapitbahay o sino mang mahablutan ng kung anong pag-aari sa kalsada, o kaya may malubha pang krimen yan dahil sa alitan, may homicidio o may murder. So ano yan? Tinatrial yan. Prediction din sa hanay ng mga particular na individual sa sosyalistang bansa. Kailangan may korte yan na humarap sa mga malulubhang kaso na kinasasangkutan ng kontradiksyon ng sa pagitan ng mga individual. Umaabot din yan sa life and death cases. Magmula sa pang-iisa sa anumang transaksyon, pagnanakaw hanggang sa meron din mga kaso ng mga masirang ulo, makagawa ng labag sa karapatan ng ibang tao, pero bukod sa inaalam ko yung sirang ulo hindi ba kailangan ng psychiatric treatment at confinement sa mental asylum, pero mga yan particular na kaso. Yung doon naman sa contradiction sa pagitan ng mamamayan at kaaway, pinaka seryosong mga kaso yan, yung pagiging ahente ng burges na kontrarebolusyonaryo, yung gustong itumba yung sosyalistang estado mula sa loob, maaaring itong mga kontrarebolusyonaryo ito, maaaring kinatawan ng mga dating nagsasamantalang uri, o kaya may sumisibol na bagong mapagsamantala, posible yan kung hindi mabantayan. Posible mangyari yan sa isang bansang sosyalista kung hindi mabantayan. Meron naman yung kontradiksyon na dahil sa subversyon
at agresyon mula sa labas na inilunsad ng dayuhang imperialistang poder, yung mga lokal na nagiging ahente diyan eh siyempre pag nahuli ihaharap sa husgado at kakasuhan sila ng karampatang charges kaugnay ng kontrarevolusyon. Kaya isang ano, habang ang sosyalismo ay nangangailangan pa ng Estado, pati yung sa komunismo, wala na yung kwan Estado na ano yung mapang-ape o kaya dependyente sa paggamit ng marahas. Pero ano yan, magkakaroon pa rin ng mga public authorities na hindi na ano, public authorities na tumitiyak na may kaayusan sa komunistang lipunan. Pero mientras ang lipunan ay sosyalista pa, ayan, may mga panloob at panlabas na peligro at posibleng mga kaso na pwedeng umabot o isampa sa ano, husgado. So ano yan, may pag makikita natin yung ano, ang ano lang dyan, may ibang katangian. Siyempre yung estado ng burgues, ano yun, mapang-api yun. Dahil ano, yung kapangyarihan at pribilehyo ng mga ilan-ilan ang itinataguyod laban sa interes ng mga nakpawis at sampayanan. Sa sosyalistang estado naman, ang pinangagalagaan ng estado at pinaggagamitan ng husgado at mga elemento ng Estado bilang isang organismong puwersa ng karahasan ay upang ipagtanggol ang mga karapatan at kapakanan ng nakararami ng sambayanang Pilipino at mga dating uring anak pawis laban sa mga gustong manumbalik ang lumang sistema ng mga burges, lumang sistema sa pang-aapi at pagsasamantala nila. Okay. Maraming salamat po, Professor. Joy, Max, anong susunod? Meron na tayong isang espesyal na katanungan para kaya... Meron pa ba tayong follow-up? Oo. Sige po. Anong tanong yan? Yung tungkol sa political situation at yung at na balitaan sa pahayag ng CTP na magtatayo daw at magbubuo na ng city partisan units para depensa o pusahan ng pinakasagad-sagarang pasista at mga tagapaglabag ng karapatang pantao at yung mga pinagsagad-sagarang mga korap at mandambong sa kabangbayan ng bansa. Ano po? Interesante ito. Tungkol sa kasalukuyang kalagayan. Ilang araw lang nakaraan, nagbigay ko ng opinion bilang guest sa isang Zoom meeting dito sa Europa. Nagbigay ko ng opinion bilang observador at tagasuri sa mga statement ng Communist Party, no? Kailangan may paliwanag na ganito, may caveat dahil baka man sabihin ay kwan nanggagaling sa akin mga utos. Ako naman ay isang observador lamang at analyst, no? So ganito. Hindi ko maintindihan kung bakit yung Armed City Partisans paglaho. Sa tingin ko parang ano yan manifestasyon ng konserbatismo. Yung sangalan ng ano pagtutuon sa mass work at pangangalaga sa mass work lalo na sa kalunsuran nangawala kahit na may modifikasyon ng policy yan na yung panggagalingan ng ACP ay sa mga guerrilla fronts na malapit sa kalunsuran at ang mga maging timbers
ay yung mga may kaalaman at karanasan sa kalunsuran para ano yon, hindi sila ano eh yung may aral na kinuha doon sa kanila eh, ang sinadya nung nagkaroon ng mga pagtumba ng ACP yung ano ba tinira ng estado yung ano kadena ha? So may kaya may pag-iingat diyan pagtitiyak pero nauwi naman ito sa kawala alam niyo sa akin sa abot ng aking nalalaman magmula pa 2016 meron na talagang ano clamor public clamor mula pa sa mga periodista na nag-i-interview sa akin eh mga progresibong journalist sinasabi, ba't wala na yung ACP? Sobrang abusado na itong Duterte administration. Pumapatay ng galibo-libong tao sa ngalan ng bogus war on drugs. At pagkatapos, halatado na na all-out war policy. Ang ginagawa niya, kaugnay ng pakipagrelasyon niya sa mga puwersang revolusyonaryo at hindi na niya naman tinutupad yung mga pangako niya na palayain ng bigyan ng amnesty at palayain ang mga palayain mga political prisoner at nung itong si Duterte noong dahil sa udyok ni Trump nung dumalaw nung nagkita sila ni Duterte nung mga bandang November 10 o 13 ng 2020 itong tutang Duterte aba nag 2017 pagkatapos December 5 ba yun? December 5, 2017 nag-designate, gumawa ng proklamasyon na designating the CPPNPS terrorist organizations. At ano na, marami nang pinapatay ang militar sa utos ni Duterte. Marami nang pinapatay ng militar at pulis na mga suspetsyadong revolusyonaryo. Gayan, ganyan yan ang kaberdugo ng rehimeng ito magmula sa kanilang puno na si Duterte hanggang sa mga asungot niya na bayaran, no? Sadya niyang kinukorap at ginagawang kriminal ang mga nasa militar at pulis para maging utusan na lamang niya, maging private army niya. Ganyan ang gawin ng Duterte. So marami nagsasabi, bakit hindi sagutin niya ng ano, ACP? Alam naman ninyo na yung ACP pwedeng may halagang estratehiko. Hindi man pwedeng ipalit yan sa matatag na strategic line ng protracted people's war encircling the cities and the encircling the cities from the countryside. Dahil ano yan eh, yung strategic line na yan ay yan ang nagbubunga ng maraming armas para sa paglaganap ng armadong revolusyon. Pero may strategic value ng ACP sa ganito. Hindi lang dahil ano, hindi lang kailangan ng hustisya para maparusahan yung mga human rights violators, yung mga kriminal, mga politikong magnanakaw tulad ni Duterte at iba pa. Yung ano, gusto ng tao yan na mangyari. Ganito ang mangyayari. Na kung walang ACP na namamarusa sa mga ano, mga itong mga berdugo na nasa kalunsuran o sa kahit anong lugar. Ano yun? Yung hindi sila nagkakaproblema sa depensa. Kasi kapag may ACP na, na itutumba sila, gagamit sila ng maraming tropa, ng pulis, ng militar at modes para maging bodyguard nila. Di mababawasan yung puwersa para sa kanayunan. So may halaga yan. Hindi lamang sa may hustisya sa pagpaparusa, kundi pinupuwersa yung kalaban na ano gumamit ng maraming tropa para sa defensive o bodyguard duty
di bawas yung pwersa na sumasalakay sa kanayunan. Yan ang isang strategic value. At ang ano naman, ang armadong kilusa naman ay well developed na yung galing nila sa explosives, no? Siya nga pala, bago iwanan yung usapan ng ano, paggamit ng baril ng mga revolusyonaryo para mamarusa, ano yung kwan eh, hindi man ka, ano yun eh, ilang mahahaba lang kailangan dyan. Pwedeng karamihan eh, kwan, mga maigsi, ano? Pati paltek, ha? Pati, ano? Pati patalim, pwede, no? Pero ano, ang makakapinsala ng malaki, makapagbigay ng malaking strategic damage sa kalaban ay yung ano, yung may galing na inabot ng kilusang revolusyonaryo sa explosives na ginagamit nila sa pagmina sa dinadaanan ng mga sundalo kapag nananalakay. Ibig sabihin to, may kakayahan, ha? May kakayahan ng NPA na ano, napasabugin yung mga instalasyon ng mga pinakamalaking economic interest ng malaking komprador asendero, no? Ng uring malaking asender, malaking komprador asendero, ha? Yung ano, mga instalasyon sa mga plantasyon sa minahan, ha? Minahan at trusuhan, no? Ako, kung ano yan, napipinsala yan, mapipilayan at gagastos ng maraming personnel at pera para bigyan ng protection yan. Di, ang sa madaling salita, mababawasan. Ha? Mababawasan ang dami ng pinapalakad ni Duterte para manalakay sa mga guerrilla front. Eh, pero ganito man, hindi pa nangyayari yan, yung ACP urban operations at saka operations against major installations ng mga minahan, plantasyon at trusuhan, hindi pa nangyayari yan. Walang ganun yung hindi sapat yung lakas ng militar at polis. Ganito yan eh. Batay sa aking nababasa ng mga ulat, ang militar hanggang kung lang yan ay 140 to 150 battalions. At yung inabot na lakas na yan, nakakabankrap na dahil sa korupsyon ni Duterte hanggang sa mga military officers niya, malaking gastos yan. Dahil may korupsyon sa pamimili ng mga foreign and local supplies, armas at mga pagkain nila at ano pang pangangailangan, at yung mga pakunwaring pa-surrender o kaya pagpatay, pinalilitaw na tunay na engkwentro, ano yun? Nagbibigay si Duterte ng premyo sa kanyang military officer pero pamamaraan lang ng korupsyon. So, ang militar 142 to 150 battalions, not enough yan to guard the 110 million people, not even enough to locate what they cannot see and hear, na puwersang sinusuporta ng masa ang NPA. Pagkatapos yung pulis naman, buwagkag, kahit na may 200,000 yan, kalat-kalat yan. At mga sisiw, nung araw tawag yan, mga sisiw na pwedeng huliin, pwedeng dakbangin anytime. So, ang estadong ni Duterte, ang regimen ni Duterte, akala mo isang halimaw na hindi mo na-analisa. Hindi mo na-divide into two. Sa pananaw ng Marxista-Leninista, walang bagay na hindi mo masusuri. Walang bagay na hindi mo ma-analisa at ma-divide into two. At walang
wala rin bagay na hindi mo mabira ng pira-piraso hanggang masira ng buo kabuuan ng isang bagay na kala mo halimaw, higante na hindi hindi masisira o magagapi. Yan ang principle na ng revolusyon. Yung ang kalaban mo, sa biglang tingin, akala mo, bakal na hindi napaghihiwa-hiwalay. Para ba yung pobreng tao gulat sa magandang sports car, no? Pero yung sports car, may bahabahagi yan. Alisin mo lang yung piston yan. Wala na. Hindi na makandar yan. So, ganyan din. Yung kapag sumasalakay yung kalaban mo sa guerrilla war, habang sumasalakay, pag hindi mo kaya, atrasan mo. Pero lagyan mo ng sniping mo, lagyan mo ng paputok sa dadaanan, no? Ambusin mo kung may bahagi siyang kayang-kaya mo. Pagkatapos, kapag akala niya, nakuha na niyang, napalayas na niyang NPA sa isang lugar, akala niya kanya ng lugar, ayun pala ginawalan ng NPA kwan, trade space for better location, no? Nag-ship, no? Pagkatapos, babantayan niya kung anong mga bahagi ng kalaban niya, ang titirahin niya sa kasunod. Pagkatapos, kapag akala ng kalaban, kanya ng lugar, ihaharas. Ha? Pagkatapos, noong nahaponan, hindi na makatulog, panaysayaw nila tuwing gabi, sa kunting kaluskos o kunting puputok, hindi na makatulog yung mga tropa, lalayas yan. Doon naman tutugisin ng mga gerilya. Ganyan naman ang pattern Yung 16 character ni Mao, kapag sumasalakay yung superior na puwersa, kung hindi mo kaya, urungan mo. Kapag nagkampo na, iharas mo. Kapag umalis na, tugisin mo. At kadalasan, umaalis yan sa pwesto dahil sa ibang lugar na mas mainam ang kalagayan para sa guerrilla action, sa opensiba, nahihila sila doon. Sasaklulo doon sa mga kapo nilang tinitira. Ngayon, sa basics ng People's War, talo ng kalaban. Pagkatapos, bigyan mo pa ng sakit ng ulo. Kapag ganitong banta ni Duterte, sabi niya, uubusin niya daw lahat na makabayan at demokratikong puwersa sa mga kalunsuran. Aba, hindi niya alam meron din magagawa ng mga revolusyonaryo kung baga papatayin na niya yung kuan, ang demokrasya o anumang manifestasyon ng demokrasya, ang kilusa revolusyonaryo, puwersado ngayon na, no? Gagamit ng ACP, ng mas malawakan at masinsinan, at pagkatapos mga tiwangwang na target naman yung mga minahan, trusuhan, at mga plantasyon ng mga malalaking comprador asentero. Ayan, yun ang ako naman ay nagbibigay lamang ng obserbasyon at pagtingin sa agos ng mga pangyayari, tayo ay nag-a-analyze. At ito ay isang demokratikong karapatan natin para ipaliwanag sa mga lukulukong nasa kapangyarihan na hindi basta-basta sila lang nagpapasya kung paano nila, basta hindi sila basta nangingibaba at maaape at mapagsasamantala nila ang mga nagpawis nang walang sagot na ng mga inaape at pinagsasamantalaan. I hope maliwanag Maraming salamat sa pagdalo sa session ngayon ng Paralang JMS Masterclass. Una natin ng pahayag at reaction yung atin. Siyempre, kung hindi dahil sa kanya, hindi po magiging matagumpay at makabulungan itong ating masterclass. Professor Jose Maria Sison, maraming pong salamat sa inyong oras at pagpupunyagi sa pagsagot po ng aming mga katanungan. Maraming salamat din na naisawa natin itong serye na ito at
tayo ngayon ay nagtatapos at posibleng magbukas ng bagong serye. Ngayon tungkol doon sa punto na ano yung patutunguhan ni Duterte, ha? Parang ganun yung nakuha ko ng esensya. Si Duterte predictable dahil duwag yan, takot at isip botangero at magnanakaw. Takot siya na kung mawalan kapangyarihan, siya ay mahuhuliin ng anumang bagong gobyerno sa Pilipinas na hindi kanya, no? At pwede rin huliin siya ng kilusang revolusyonaryo at mula pa sa labas ng bansa dahil sa mga human rights violations na ginagawa, ay siya ay pwedeng ipaaresto ng International Criminal Court. Kaya yung gunggong na yan, ginagawa lahat ng paraan para manatili sa kapangyarihan. Dahil duwag yan. Ang kanyang estilo ng pamumuno ay paghahari-hari sa pamamagitan ng dahas at pagpatay. Yan ang ginawa niya sa Davao at hanggang ngayon ginawa niyang Davao ang buong Pilipinas. So, predictable yan na mag-ambisyon pa rin yan ng pasistang diktador. At kung hindi niya makakayanan, kasi ano yan, balita ko, may grupo ng mga sundalo na laban sa kanya, sundalo mula sa kanyang armed forces dahil sinabi niya pwede siyang barilin sa ulo kapag siya ay lalampas sa 2022. Pero ano yan, sinungaling yan. Madaling magsabi na, pwede niyo akong patayin pag ako pa rin yung nagkahari lampas ng 2022. Gusto pa rin niyang maging pasistang diktador o kung hindi niya kaya, dahil masyadong mabaho na torpe naman siya pag hindi niya alam na siya ay napakabaho na. Ang binabayaran niya lang naman yung mga poll na yan, kapulpulan yan yung poll survey na ginagawa. Gusto niya yung anak niyang babae na butangera din. Magaling magnakaw sa mga ghost payroll sa Davao tulad ng kanyang ama, yung Sara na yan. Walang sinabi yan. At kitang-kita na ipinapataw ni Duterte ang dinastiya niya sa buong Pilipinas. Hindi pwede yan. Hindi Davao ang buong Pilipinas. Sari-sari ang tao sa Pilipinas at may kilos sa revolusyonaryo na sa kahabaan at kalaparan ng Pilipinas. Kaya talaga torpe kung akala niya mananatili siya sa kapangyarihan. At siya ay may sakitin, no? Ay may sakit sa katawan at sa sakit sa ulo. Ay, hindi yan, yung sira sa ulo. Hindi sakit sa ano. Kaya ano yan? Walang ano yan. Walang kahihinyat na yan kundi sa basura ng kasaysayan ng Pilipinas.